Nasaan ako? Bakit ang dilim dito? Ray, teka. Bakit nakatali ang mga paa at kamay ko? Ang higpit naman ang pagkakatali nito. Teka. Ako lang ba ang mag-isa dito? Ano yun? Ano yung ingay na yun? Teka, paano ba ako napunta dito? Naaalala ko kanina, pagkatapos naming makuha yung mga bagay doon sa may likod ng painting, kumain kami kanina. Kasama sila rin sa Tuhulyo. Kumakain kami sa lamesa kanina eh. Kaya paano ako napunta dito? Tama! Sila Tatay Pidring. Sino yan? May naririnig akong umaangil. Sino ka? Lumabas ka na dyan. Huwag mo akong takutin dahil kahit nakatali ako, itatamaan ka sa akin. Lumabas ka dyan! Anak ng... Nasarapan ka ba sa pagkain mo kanina? Anong ginagawa mo dito? Bakit ganyan ang itsura mo? Ganyan ka ba magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo? Shhh! Huwag kang maingay. Dahil baka may makarinig sa'yo. Sige ka. Baka madaliin ko ang pagtapos sa buhay mo. Huwag kang lalapit sa akin. Bakit ganyan ang itsura mo? Halimaw ka pala. Lumayo ka sa akin. Di ba ang sabi ko tumahimik ka? Bakit ba hindi na lang kayo makinig sa mga sinasabi ko ha? Pinapainit nyo talaga ang ulo ko. Sinabi ko na sa inyong bawal makita ang loob noon, pero ginalaw nyo pa din. Yun tuloy, nakita nyo ang itinatago ko. Kaya wala akong magagawa kung di ang patay na din kayong lahat. Hindi kayo makakatakas. Huwag kayong mag-alala. Dahil mapapakinabangan naman ang mga bangkay at buto ninyo. Walang masasayang dyan. Sabi nga ng isa sa sikat na mga kasabihan, ang buhay ng tao ay parang isang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Nakadepende ang magiging kapalaran mo sa kung ano ang desisyong ginagawa mo. Ano mang bagay na pinagdaraanan mo ngayon ay resulta lamang ng desisyon na ginawa mo dati. At dahil sa isang desisyong nagawa ko minsan sa aking buhay, ay inani at naranasan ko ang isang bagay na kahit kailan ay hindi ko malilimutan. Ako nga pala si Rico. At ito, ang aking salaysay. Bago ko po simulan ng kwento, huwag kakalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe upang lagi kayong updated sa ating mga latest upload. Maraming salamat po. Hello Sir Jax. Kumusta? Sana ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Sa mga oras na ito, ay nagpapasalamat na ako dahil sa pag-alaan nyo ng oras na mabasa ang kwento kong ipinadala sa inyo. Marami nang nangyari sa buhay ko at ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay ang isa sa malaking parte ng buhay ko na siyang naging daan upang magkaroon ako ng kamalayan sa mga kababalaghan at mga hindi pangkaraniwang nilalang na nabubuhay pala at patuloy na naghahasik ng kadiliman dito sa atin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rico. Totoo kong pangalan yan, Sir Jax. 44 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Baguio City. Pero ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa ibang probinsya. 29 na taon na ang nakakaraan. Taong 1995 noon.
Lumaki po akong walang magulang at walang pamilyang inuuwian. Sabi ng mga madreng nag-alaga sa akin noon at siyang mga tumayong pangalawang magulang ko ay may nakakita daw sa akin noon sa loob ng isang masukal na damuhan sa may gilid ng daan. Mahina ang kita ko ngayon sa balut, ah. Ay, kapag minamalas ka nga naman, oo. Babawi na lang ako bukas. Marami pa namang panahon para kumita. Sayang talaga. Sa susunod, doon na ako pupunta sa kabilang bayan. Sus Mariosip, ano yung iyak na yun? Multo? Tiyanak? Sus ko po naman, oo. Baka alis na nga dito. Ay, teka. Hindi ko pwedeng iwan kung bata talaga yun. Saan ba yun ang gagaling? Teka, narinig ko na. Malapit na ako. Putik na yan. Sanggol na. Masundan nga yung ingay na yun. Kung hindi ako nagkakamali. Dito. Dito nang gagaling sa loob yung ingay. Sa may damuhan. Seryoso? Talagang dito iniwan yung bata? Ay, malapit na ako sa baby. Ito na. Putik na yan, kawawang bata. Shhh, huwag ka nang umiyak. Halos mamaga ang mukha mo sa dami ng kagat ng lamok at langgam sa'yo, ah. Hindi ka dapat nandito. Sinong salbahing magulang ang kayang iwan ang anak nila sa madilim na kalsadang ito? Mga walang puso, mga walang kaluluwa. Tahan na baby, ah. Tahan na. Dadaling kita sa pinakamalapit na ospital, ha. Shhh. Tahan na. Umiiyak daw ako noon at puro pantal ang buong katawan dahil sa kagat ng mga insekto katulad ng langgam at lamok. Buti na lamang daw ay may napadaang isang tendero ng balut noon sa may kalsadang pinagkakitaan sa akin. Kaya nagawa nito na matagpuan ako. Malakas ang iyak ko noon, kaya nagawa agad niya akong matagpuan at matulungan. Sanggol pa lamang ako, ay wala na akong pagkakakilanlan. Dahil matapos akong madala noon sa ospital, ay dinerecho na agad nila ako sa bahay ampunan para dito alagaan. Mga madre at staff ng ampunan na ito ang tumayong mga magulang ko at sila na mismo ang nagbigay ng pangalan sa akin. Ang tawag ko sa lahat ng tao doon ay nanay at tatay dahil sila na talaga ang itinuturing kong mga magulang. Sa kabila ng pagkakaroon ko ng malaking pamilya, ay dumating pa din sa punto na kailangan kong tumayo sa aking sariling mga paa. Lalo na noong nagkaedad na ako. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit pinili kong umalis sa bahay ang puno na iyon sa loob ng halos 15 taong pamamalagi ko dito. Hoy Rico, saan ka pupunta? Bakit mo inaayos yung gamit mo? Shhh! Huwag kang maingay dyan, George. Baka marinig ka nila, sister. Teka, hindi pa tulog ka na? Ano ba yan? Bakit nagising ka pa? Nagtutulog-tulogan lang ako. Noong isang linggo pa kita napapansin may inaayos dyan sa mga gamit mo, eh. Saan ka ba kasi pupunta? Shhh! Sabi mo kung lakasan yung boses mo, eh. Basta, kailangan ko lang umalis dito. Bakit? Kasama ka ba sa akin? Sagutin mo muna ako bago kita sagutin. Ako unang nagtanong sa iyo, eh. Ay, aalis na ako sa ampunan na ito at ngayong gabi ko gagawin yon. Ano? Sasama ka ba sa akin? Sigurado ka ba dyan? Bakit ka aalis dito? Ayaw mo na ba dito? Mas ligtas tayo sa bahay ampunan. Isipin mo na lang kapag umalis ka dito. Saan ka pupunta? May matutuloyan ka ba? May makakain ka ba? May pera ka ba dyan? Inisin kong duli nga ay wala ka. Paano ka mabubuhay sa labas? Sige nga. Mag-isip-isip ka nga, Rico. Ay, sa tingin mo ba hindi ako naghanda? Naisip at napaghandaan ko na yan. Sapat na ang kaalaman ko para makapaghanap ng trabaho sa labas ng bahay ampunan. Huwag ka nang mag-aala sa akin. Masyado na ako nasasakal sa buhay dito sa loob ng bahay ampunan.
panahon na rin para lumaya ako. Ikaw, panahon na. Maalaki na tayo. Hindi na tayong mga bata para magpatuloy pa na mabuhay dito. Ano? Wala ka bang balak na sumama sa akin? Kapag magkasama tayong dalawa, sigurado akong mas magiging magaan at madali ang buhay nating dalawa sa labas. Magtiwala ka lang. Kakayanin natin to. Hindi talaga ako bilib sa desisyon mo na yan, Rico. Pero sige, sasamahan kita. Best friend mo ako eh. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa sa labas. Baka kung mapaano ko pa eh. Tsaka totoo rin ang sinabi mo. Kakayanin nating dalawa ang buhay sa labas. Basta magkasama tayo. Sa totoo lang, naiinip na ako maghintay kung may mag-aampon pa ba sa atin o wala. Isa pa, tama ang sinabi mong matanda na tayo. Kaya pakiramdam ko, malabo nang may mag-ampon pa sa atin. Ay. Sigurado ka? Sigurado ka bang kasama ka na sa akin? Wala nang bawian yan ha? Oo nga, sasama ako sa iyo. Pero hindi tayo tatakas ngayong gabi. Nakalimutan mo na bang si Mang Karding ang bantay ngayon sa labas? Paniguradong gising yun. Bukas tayo umalis kapag si Mang Kaluna ang bantay, ha? Tiyak na makakaalis tayo dito nang hindi niya nalalaman. Mahilig matulog yun eh. O sige, bukas na lang ha. Kaya mag-ayos ka na ng gamit mo, okay? Bumalik ka na sa higaan mo. Baka mamaya ay mahuli pa tayo ni Sister Jay dito. Maya-maya mag-iikot na yun. O sige, matulog ka na rin dyan. Pagkalipas ng isang araw, ay dito na namin ginawa ni George ang aming plano. Mabilis naming inayos ang aming mga gamit at maingat na lumabas sa aming kwarto. Rico, tara na! Bagsak na si Mang Karding. Tulog na doon sa poste niyo. Tara na, dalihan mo dyan! Ang lakas naman ng boses mo, George. Hinaan mo lang. Baka marinig ka ng mga bata at magising pa sila. Lalo tayong mahihirapan makaalis niyan eh. Ano ba, George? Sabing dahan-dahan ka dyan eh. Pasensya no. Hindi ko sinasadya. Tumingin ka sa paligid ha. Baka mamaya, nandyan sila Sister Joy. Rico, dalian mo. Langya, dalian mo. Nakita ko si Sister Joy. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Shhh, huwag kang maingay. Malapit na siya dito. Magtago lang tayo dito sa may likod ng malaking paso. Yumuko ka. Baka makita ka. Ayan, wala na siya Rico. Tara na! Sa makatuwid, Sir Jax, ay nagawa namin ng kaibigan kong si George ang makapuslit sa bahay ampunan. Pagkalabas namin ng gate, ay tumakbo kami ng sobrang bilis para makalayo sa nasabing lugar. Pagkalipas lamang ng ilang minutong pagtakbo, ay sumalubong sa amin ng mailaw na paligid na nagmumula sa liwanag ng mga dumadaang sasakyan, ilaw ng kabahayan at mga ilaw sa posteng nakatayo sa gilid ng mataong kalsada. Baka sa mukha namin ng kaibigan ko ang kasiyahan sa mga kasalukuyang nakikita. Pero kasabay noon ay ang pangamba kung saan nga ba kami dadalhin ng tadhana. Sa totoo lang po, hindi madali ang buhay noon. Nagpalakad-lakad kami ng kaibigan ko sa mainit na kalsada. Naghahanap kami ng trabaho na maaaring pwedeng pasukan pero walang ni isang tawang tumanggap sa amin. Tuwing gabi naman ay napipilitan kaming matulog sa ilalim ng mga tulay, sa gilid ng kalsada at sa mga jeep na walang laman. Minsan sa mga gabing ito ay naiisip ko kung tama nga ba ang desisyon na nagawa ko. Hanggang isang araw, sa patuloy naming paglalakad, ay napunta na kami sa pinakang dulo ng bayan. Kung gaano kaingay sa bayan, ay siya namang kabaligtaran ng baryong aming pinasukan. May mga ilang tao din naman doon. Pero hindi hamak na mas konti ang mga nandito kaysa sa mismong bayan. Rico, masyado na atang liblib doon na pasok natin na baryo. Tingnan mo naman yung mga tao. Ayaan mo na, tol. Ano ba bang aasahan mo? Ang mahalaga, makahanap tayo ng pwedeng matuluyan. Sa totoo lang, mas maganda sa lugar na ito ah. Malamig at tahimik. 5 araw na tayo naglalakad, George.
mas maganda kung magpahinga na muna tayo. Sana pala rin tayo na may magpatuloy sa atin, no? Sa tingin mo may magpapatuloy pa sa atin? Sa dami ng pinagtanungan natin sa daan noong mga nakaraang araw ay wala man lang ni isa sa kanila ang nagbigay at umintindi sa kalagayan natin. Ay, kung alam ko lang, sana hindi na ako sumama sa iyo. Ito naman, no? Hindi naman kita pinilit, ah. Huwag kang mag-alala. Makakakita din tayo ng mga tulayan natin, ha? Magtiis na lang muna tayo. Habang naglalakad kami ni George sa kalsada, ay napansin namin ang isang malawak at malaking taniman ng palay sa may gilid ng daan. Malapit na ito sa paanan ng kabundukan. Dilaw na dilaw ang mga bunga nitong palay at malalaman mo agad ang magandang klase ng bigas na nasa loob ng bawat palay na ito. Sa gitna ng malawak na palayan sa may kalsada ay may isang bahay na nakatayo doon. Habang pinagmamasdan namin ang mga palay ay may napansin kaming isang maliit na karatula na nakatusok sa lupa. May nakasulat dito na, "George, lika! Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ayun o, yung karatulang nakatusok sa may lupa. Lika!" "Uuri ko. Nabubawas ako. Wanted helper." "Ano yun? Inquire. Oh? Inquire yan. Inquire inside. Tara, pumasok tayo sa loob. Baka may available pa na pwesta doon. Subukan natin mag-apply. Dalian mo." "Ano ba, Rico? Huwag mo akong hatakin. Pambihira ka naman dito na nga. Nagmamadali na nga ako eh." Mabilis kaming tumakbo ng kaibigan ko papunta sa bahay na nakikita namin. Pagdating namin doon, ay napansin agad namin na gawa sa kahoy ang bahay na may dalawang palapag. Huminga kami ng malalim ng kaibigan ko at sabay na tumawag at kumatok. "Tao po. Tao po. Tao po. Sandali lang. Papunta na ako." "Magandang araw sa inyo. Ano ang sadya nyo sa akin?" Magandang hapon po, Manong. Ako po pala si Rico. Ito naman pong kasama ko ay si George. Magtatanong lang po kami kung kayo po bang nagpaskil ng karatula sa may labas? Yung naghahanap po ng helper? Ako nga. Bakit, mga iho? Pamamasukan ba kayo? Oo po, sana eh. Kung may available pa po, pwedeng kami na lang po ng kasama ko. Sigurado ba kayo na kaya ng katawan ninyo ang trabaho? Medyo may kabigatan ng trabaho dito at hindi basta-basta. Ayos lang po yun. Lumaki po kami ng katrabaho at batak sa mga gawain. Madali din po kaming matuto kaya alam ko matututunan din namin ang mga bagay na ituturo nyo sa amin. Kaya huwag po kayo mag-alala. Kayang-kaya po namin yan. O sige. Rico, baka mo ang pangalan mo. At ikaw naman si George. Masya, tanggap na kayo dito. Hindi lang naman din kayo magkatrabaho dito. Mayroon pa kayong isang makakasama. Nasa loob siya ng bahay at siya ang magtuturo sa inyo sa mga gawain dito, ha? Wala na kasing iba niyang mga kasama. Umalis na sila. Pati yung mga nauna sa kanya ay umalis na rin sa lugar na ito. Bigla na lang silang nawala nang walang pasabi sa akin. Kaya ito, siya na lang ang naiwan dito sa taniman at sa bahay. Mabuti naman at nakita ninyo yung nakapaskil sa labas. Masaya akong napadpad kayo dito. Tara, pumasok na kayong dalawa sa loob at ilagay nyo na ang mga gamit nyo sa bakanting kwarto sa itaas. JR, pwede bang samahan mo nga ang dalawang ito sa bago nilang kwarto? Labis ang saya namin ni George noong mga panahong iyon. Dahil maliban sa trabaho ay meron pa kaming libreng matitirhan at libreng pakain. Apat kaming nakatira sa lumang bahay na iyon at kung ilalarawan ko ang bahay na ito ay masasabi ko namang maganda at maayos ito. Mabango sa loob at bawat sulok ng bahay na halatang alagang-alaga at nililinisan talaga. Nilibot kami ni Kuya JR sa buong bahay at isa-isang itinuro sa amin ang mga dapat at hindi dapat na gawin. Pagkatapos ng paglilibot sa bahay ay sinimulan naman niya kaming ilibot sa buong palayan at taniman. Totoo nga palang malawak talaga ang sakahan na iyon at hindi biro ang mga tanim sa paligid noon.
Maliban kasi sa paling ng mga nakatanim, ay mayroong ding iba't ibang uri ng gulay ang nakatanim sa may likod na bahagi ng bahay. Sundin nyo lang ang lahat ng sinabi ko sa inyo ha, at hindi kayo magkakaroon ng problema kay Tatay Pedring. Mabait siya sa mabait, pero hindi nyo gugustuhin kapag nagalit siya. Siya nga pala, galawin nyo na ang lahat ng bagay sa loob ng bahay na yan, maliban lamang sa malaking painting na nakadikit sa may pader sa may sala. Iyon ang pinag-awayan nila Tatay Pedring at noong mga kasama namin noon, kaya umalis sila at bigla na lang nawala dito. Kuya JR, pwede mo magtanong, bakit bawal tingnan yung malaking painting sa may sala? Siguro may malaking kahadyero sa likod ng painting, no? Katulad ng mga nakikita ko sa mga pelikula, yung may mga nakatagong ginto. Tama ba ako? Shhh! Huwag kang maingay, Rico. Baka marinig ka ni Tatay Pedring. Malakas ang pandinig noon. Hindi ko alam ang eksaktong bagay na nakalagay sa likod ng painting na iyon, pero sabi ng mga nakakita na sa loob noon ay may ginto nga daw at may sandamakmak na pera sa loob ng lihim na lagayan doon. Hindi ko pa naman nakikita ang loob noon, pero yun ang sabi ng mga kasama kong nakakita na dati. Sa tingin ko, kumuha sila ng ginto at pera doon, tsaka sabay na umalis dito. Mga walang utang na loob. Matapos na alagaan, pakainin at damitan ni Tatay Pedring, ay bigla na lamang silang tatakbo at lalayasan ng kaawa-awang matanda. Kaya ito, ako na lang ang natira dito. Ikaw kuya JR, bakit hindi mo tinitingnan ang likod ng painting na yon? Ayaw ko kasing masira ang relasyon namin ni Tatay Pedring. 7 taon na ako namamalagi dito at malaki talaga ang respeto ko sa kanya. At alam kong ganoon din siya sa akin. Kaya ayaw kong masira talaga yon. Isa pa, wala na siyang ibang pamilya. Wala na siyang ibang makakasama. Kaya pinili kong manatili ako sa tabi niya kahit nasa 25 anyos na ako ngayon. Matanda na siya at kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Sa patuloy na kwentuhan namin nila Kuya JR, ay dito namin nalaman, batay sa kanyang mga kwento, ay hindi rin pala taga doon si Kuya JR. Katulad namin, ay palaboy-laboy lang din siya simula nang umalis siya sa kanilang baryo. Si Tatay Pedring na ang kumupkop sa kanya noong 18 anyos pa lamang ito. Simula noon, ay sinuklian na ni Kuya JR ang pag-aalagang ginawa ng matanda sa kanya. Madami nang nakatrabaho si Kuya JR sa taniman na iyon, pero walang nagtatagal dahil umaalis daw ang lahat matapos na makakuha ng ginto at pera sa sinasabing kahadyero sa likod ng lumang painting. Sa totoo lang yan Sir Jax, nahihiwagaan din kami sa lumang painting na iyon, pero binaliwala namin ni George yun dahil mas mahalaga sa amin ang makapagtrabaho at may matuluyan ng mga panahong ito. Sa lumipas na mga araw, linggo at buwan, ay naging maayos naman ang pamamalagi at pagkatrabaho namin sa poder ni Tatay Pedring. Maalaga siya at hindi niya hinahayaan na mapagod kami mga trabahador niya. Busog kami hindi lamang sa pagkain, kundi sa pag-aaruga at pagmamahal. Kung ituring niya kaming tatlo, ay parang kanyang sariling mga apo. Mabilis para sa amin ni George ang matuto, lalo na sa larangan ng pagtatanim. Ginagawa rin kasi namin iyon sa bahay ampunan. Pero ang nakapagtataka lamang Sir Jax, ay hindi ko malaman kung saan at kung anong klaseng pataba ang ginagamit nila Tatay Pedring sa mga tanim nila. Mayroong iniaabot kasi sa amin si Kuya JR na sako-sako ng mga pataba na hindi ko mawarian kung ano ang nilalaman. Natural lamang na mabaho ang mga pataba dahil nanggagaling pa ito sa mga dumi ng iba't ibang hayop. Pero iba ang kaso ng pataba na binibigay sa amin ni Kuya JR dahil sobrang baho at lansa talaga nito. Rico, George, ito na yung mga pataba na ilalagay nyo sa may taniman ha. Oh, buhatin nyo na ito. Kailangang matapos natin ito ngayong araw, maliwanag ba? Para bukas wala na tayong gagawin. Ah, ganun ba kuya? O sige, akin na yan. Ako na magbubuhat. Abala si George sa pag-uho kay eh. Diyos ko po na ba?
Ano ba naman itong pataba mo, kuya? Bakit sobrang baho dito? Ano bang laman dito? Huwag mo nang alamin. Baka hindi mo magustuhan kapag nalaman mo pa. Dalian mo dyan. Dalian mo na kay George yan para maibaon na doon. Ay, ako, ang baho talaga nito. Saan kaya nila kinukuha itong pataba na to? George, ito na yung pataba. Ano ba yan, Rico? Kakasabi ko lang sa'yo na huwag mong ididikit sa akin ang amoy ng sako na yan. Napakabaho niyan eh. Wala tayong choice, George. Tayo din naman na mag-uukay at magbabaon ng mga ito sa lupa. Ay, ano bang laman kasi nito? Huwag mo akong tanungin dahil wala din akong kaide-ideya. Pero malabong ipot lang to ng manok at tain ng baboy eh. Dahil hindi naman ganito kabaho at kalansa ang dumi ng mga yun. Nag-aalaga tayo ng mga manok at baboy sa ampunan. Kaya alam kong hindi ganito ang amoy noon. Alam ko, George. Pero malay mo ba? Baka may ibang nakahalo dito eh. Baka nga. Halika na nga. Tapusin na natin to. Ayaw na ayaw ko na amoy talaga tong patabang to eh. Tingnan mo naman oh. Mamasa-masa pa. Alam mo ang arte mo. Hindi ka naman pogi. Ito na. Ibubuhos ko itong patabasan na hukay mo ah. Ayan. Takpan mo na lang yung pangungong ilong para hindi mo na maamoy ang pataba. Teka. Rico. Teka Rico. Itigil mo muna yan. Bakit ba? Huwag ka na maarte dyan. Tapusin na natin to. Halika dito. Lumapit ka muna sa akin. Tingnan mo to. Ay nako. Anong oras na, George? Ano ba yan? Akin na nga. Rico, parang buhok to eh. Tingnan mo. Parang buhok ng tao. Oo nga no. Parang buhok nga ng tao to ah. Pero ano namang ginagawa nito sa pataba natin? Hindi kaya may mga laman ng patay na tao ang pataba natin? Loko ka. Tumahimik ka nga dyan. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo dito eh. Baka nahalo lang yan dyan. Kung ano-ano yung iniisip mo eh. Siguro nga. Pero sa dami ng kumpol ng buhok na yan, sa tingin mo, aksidenteng napunta yan dyan? Rico, George, tapusin nyo na yan. Malapit ng maghating gabi oh. Sige po Kuya JR. George, dalihan mo na dyan. Naging palaisipan sa aming magkaibigan ang nakita naming mga buhok sa may patabang ginagamit namin sa taniman. Tinanong namin ito kay Tatay Pedring, pero ang sabi lang niya sa amin ay baka aksidenteng nalagay lamang iyon sa patabang ginagamit namin. Hindi lamang iyon ang unang pagkakataon na may napansin kaming kakaiba sa mga pataba. Dahil noong mga sumunod na araw ay nakakita naman kami ng mga dinurog na buto at ilang parte na nabubulok na karne. Noong sinabi namin ito kay Kuya JR, ay sinabi naman itong marahil ay tira-tirang buto lamang ito ng mga manok o baboy. Ano sa tingin mo, Rico? Totoo bang buto lamang ng manok o baboy yung mga nakita nating buto? Para kasing hindi eh. Alam mo, pinag-iisipan ko rin yan eh. Pero hayaan mo na. Baka nga nahalo lang talaga yung mga yun. Huwag lang tayo mag-isip. Tsaka isa pa, walang dahilan sila Tatay Pedring at Kuya JR na magsinungaling sa atin. Baka nakakalimutan mo, pamilya na ang turing natin sa isa't isa, kaya magtiwala tayo sa kanila, ha? Isang araw, habang naglalakad kami ni George papunta sa loob ng baryo upang magtinda ng mga tanim naming gulay, ay isang matandang babae ang lumapit sa amin. Rico, hindi talaga mawala sa isip yung manakikita natin sa mga patabang ginagamit natin. Ito yung unang pagkakataon na nakakita tayo ng kung ano-ano sa mga pataba. Hindi ka pa rin ba nagtataka? Kaya nga eh. Hindi ko alam kung ano pa makikita natin pero sabi ko nga sa'yo, hayaan mo na lang. Mga iyo! Diyos ko po naman, Lola. Ginulat mo naman kami. Saan ka ba nang galing at bigla ka nalang sumulpot dyan? Mga iyo! Bakit niyo po kami tinatawag? Ano pong kailangan niyo? Kayo ba ang mga bagong nakatira sa bahay ni Pedring? Oo po, Nay. Bakit po?
umalis na kayo sa bahay na iyon habang maaga pa. Bakit naman po kami aalis doon? Nandun po ang buhay at pinagkakitaan namin. Umalis na kayo doon kung ayaw niyong matulad sa mga nauna. Oh, Rico, tara na nga. Mukhang balog yung kinakausap natin eh. Umalis na kayo doon kung ayaw niyong maging pataba. Huwag kayo magpapalin lang sa inyong mga nakikita. Ito, kunin niyo ito. Protection yan. Kalamansi. Huwag kayong kakain hanggat hindi niyo pinipisgan ng kalamansi ang mga nakakain niyo sa loob ng bahay na iyon. Huwag niyong iaalis sa katawan niyo ang kalamansi na yan ha. May mga nilalang na hindi tinatabla ng asin at bawang, pero walang makakaligtas sa patak ng kalamansi. Kung gusto niyo pang mabuhay, umalis na kaagad kayo doon. Nanay, ano po bang ibig niyong sabihin? Diretsuhin niyo nga kami. Kanina ko pa kayo sinasabihan na umalis na kayo doon. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit mataba ang lupa sa tinataniman ninyo? Bakit malalaki at maganda ang tubo ng mga palay at gulay? Alam niyo ba kung bakit? Dahil iyon sa klase ng pataba na meron kayo. Kaya kung ayaw ninyong matulad sa mga nauna sa inyo, umalis na kayo doon. Ano bang ginagawa mong matanda ka ha? Umalis ka nga sa mga kasama ko. Ay nako. Ikaw nga. Huwag kang manggugulo dito. Umalis ka na matanda ka. Alis! Kuya JR, ikaw pala yan. Ba't naparito ka? May nalimutan kasi kayo. Eto, nalimutan niyo itong pananghalian ninyo. Ay, huwag kayo magpapaniwala sa matandang yun ha. Matagal nang baliw yun dito. Pag-aalaga-ala lang yun. Yung anak nun ay minsan nagtrabaho na kay Tatay Pedring. Pero katulad nga ng sabi ko sa inyo, pagkatapos nilang makuha yung ilan sa mga kayamanan ni Tatay, ay umalis na lang sila bigla. Yung matandang babaeng nakausap nyo ay iniwan ng anak niya. Kaya ayon, nabaliw. Napakawalang hiya ng anak niyang yun. At kahit nanay niyang may sakit, ay nagawa niyang iwan dito sa baryo. Kuya naman pala nabaliw si nanay. Huwag kang mag-aala kuya. Hindi kami niniwala sinasabi ng matandong yun. O siya, uuna na ako sa inyo ha. Kukuha pa ako ng mga pataba natin eh. Sige kuya, mag-iingat ka. George, ano sa tingin mo? Totoo kaya yung sinabi ng matanda? Hindi ko alam, Rico. Mahirap magbintang. Isa po, katulad ng sabi mo, mas kilala natin sila Tatay Pedring. Pero paano mo maipapaliwanag yung mga nakikita natin? Di ba sabi mo kanina nagtataka ka? Yung kumpul ng hibla ng mga buhok, yung mga mailiit na piraso ng buto, tsaka yung mga nabubulok na karne. Tsaka di ba kahapon, napansin mo yung isang hiwa na nabubulok na bituka? Huwag mo nang ipaalala. Kinalimutan ko na nga yun eh. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, ay para nagkakatugma yung sinabi ng matandang babae sa atin doon sa mga nakikita nating pataba. Ano? Ay, bahala na Rico. Basta magmatsyag na lang muna tayo. Sa mga sinabing iyon sa amin ni Kuya JR, ay napaisip talaga kami ng kaibigan ko. May parte ng utak ko na naniniwala sa sinabi ng matandang babae at may parte din namang hindi. Dahil sa alam ko at kilala kong hindi magagawa ni Tatay Pedring ang pumatay ng tao. Iniisip ko na baka baliw lang talaga ang matandang babaeng nakausap namin at sadyang nagkataon lang ang lahat. Tinitigan ko ang kalamansing ibinigay sa akin ng matanda. Pero lahat ng pagdududa at katanungan ko ay unti-unting nabigyan ng kasagutan. Isang gabi, kinausap ko si George na magsimula kami magmatsyag sa paligid. Magkasama kami sa isang kwarto, kaya madali sa amin ang makagalaw anumang oras namin gustuhin. Ilang sandali lang ay narinig naming bumukas ang pintuan ni Tatay Pedring. May kinakaladkad itong sako. Sinundan namin siya
at nakita naming tumigil ito sa pinakang gitna ng taniman. Maya-maya pa ay nagsimula itong maghukay ng malalim at pagkatapos ay ibinaon ang sakong kanina pa niya bitbit. Nagkatinginan kaming magkaibigan at mabilis na tumakbo papunta sa aming kwarto. George, sa tingin mo, ano yung inilibing Tatay Pedring doon? Hindi ko alam, Rico. Pero napansin mo ba yung mga naiwang likido doon sa mga dinaanan ng sako na kinilad ka ni Tatay Pedring? Hindi ko napansin eh. Nakatoon kasi ang atensyon ko sa kanya. Ano bang meron sa likido na naiwan galing sa sako? Parang dugo yung nakita ko, Rico. Sigurado ka ba dyan sa nakita mo? Baka mamaya namamalik mata ka lang ah. Hindi ko alam. Madilim kasi, pero parang dugo talaga. Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin ito kay Kuya JR? Huwag muna, Rico. Alamin natin ang katotohanan. At alam kong alam mo ang dapat nating gawin. Isa pa, kapag sinabi natin ito kay Kuya JR, baka mamaya magalit sa atin yun eh. Sige, huwag na lang natin sabihin. Pero ano yung gagawin natin na sinasabi mo? Huwag mong sabihin na. Oo, yung painting. Baka nandoon ang kasagutan. Napapaisip talaga ako kung may ginto ba talaga doon o pera. Mayroong bumubulong sa akin na dapat nating makita ang loob noon. Sige, bukas. Bukas natin yung gawin. Araw ng Biyernes bukas. Aalis ng alas 6 ng gabi sila Kuya Jera at Tatay Pedring. Yun na ang kunin nating pagkakataon para malaman natin kung ano nga ba ang nasa likod ng painting na yun. Pagsapit ng araw ng Biyernes, sa ganap ni ka-anim ng gabi, saktong kami na lang dalawa ni George ang nasa loob ng bahay, ay napagdesisyonan namin na gawin na ang plano. Rico, George, aalis muna ako ah. Titingnan ko lang yung mga pataba natin. Si Tatay Pedring mamaya pa makakauwi yun. Mga bandang alas 8. Meron ang nakahandang pagkain dyan sa may lamesa. Kumain na lang kayong dalawa doon ha. Sige Kuya JR, mag-iingat ka sa lakad mo ha. George, si Kuya JR umalis na. Tara na, bumaba na tayo. Rico, naalala mo ba yung sinabi ng matandang babae? Patakan daw natin ang kalamansi yung mga kinakain natin. Oo, naaalala ko yun. Ano kayang ibig sabihin ni nanay doon na hindi kasi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na patakan ng kalamansi yung mga pagkain natin eh. Dahil palaging nakatingin sa atin sa Tatay Pedring. Kaya ngayon, may pagkakataon tayong patakan ng kalamansi itong pagkain sa lamesa. Kunin mo yung kutsilo, dali. O ito na, hiwain mo na yung kalamansi. Ito na nga eh, ayan na, nahiwa ko na. Papatakan ko na ng kalamansi itong mga ulam na adobo ha. Ayan, napatak ko na. Ano ba yun? Napakabaho. Bakit umuusok yung karne? Ang baho, George. Rico, kumukulo yung karne. Ano yan? Hindi naman karne ng baboy yan ah. Bakit ang daming uod? Ang lansa. At sobrang baho ng amoy nito. Teka, hahaluin ko lang tong adobo. Kung karne ba talaga ito ng baboy? George, hindi yan karne ng baboy. Tama si nanay. Tingnan mo to. Di ba daliri yan ng tao? Ito. Di ba balat yan? Pambihira. Karni ata ng taong pinapakain sa atin ni Tatay Pedring ha. Rico, yung painting. Puntahan na natin yung painting. Huwag tayo magsayang ng oras dito. Madali nga namin pinuntahan ang painting sa may sala. Ako ang titingin sa likod ng painting, samantalang nasa may pinto naman si George para maging lookout sakaling biglang umuwi sila Kuya JR at Tatay Pedring, ay masasabi niya agad sa akin.
George. Bubuksan ko na to ah. Wika ako. Sige na, simulan mo na yan. Bilisan mo, dahil hindi maganda ang katob ko. Mahinang sagot naman niya sa akin. Yung painting na tinutukoy namin, Sir Jax, ay may laki na 2 metro at haba na 6 metro. Hinawakan ko ang ilalim nito at dahang-dahang binuhat ito papalayo sa pader kung saan ito nakadikit. Sa pagtanggal ko sa malaking painting, ay wala kaming napansing kakaiba sa pader. Isa lamang itong malawak na kahoy. Malinis ito at walang kahadiyero doon katulad ng aming inaasahan. George, wala namang kahadiyero dito. Teka, lalapitan kita dyan. Kakatukoy natin yung pader kapag may narinig tayong kakaiba. Alam mo na. Kinakatok namin isa-isa ang bawat parte na natakpang pader. Sa may pinakang gitna ng pader, ay narinig namin ni George ang isang tunog na kakaiba sa lahat. Ito Rico, ito. Sigurado akong may laman sa kabila ng pader na yan. Sandali George. Tama ka nga. Tingnan mo to. May maliit na butas dito. Dito mo siya itulak. Dali. Yan. Nabuksan na natin ang pinto, George. Makikita na natin. Ano naman to? Bakit ang baho? Hindi pa man ako tapos sa aking sasabihin, ay napatigil na ako dahil sa bumungad sa aming napakalansang amoy. Sa likod ng pader na iyon, ay nagtatago ang isang kahindik-hindik na tanawin na noon lamang namin nasilayan ni George. Sa loob kasi ng maliit na kwarto na nabuksan namin, ay nakatago ang 3 katawan ng nabubulok na tao. Lahat ng mga ito ay walang mga ulo at nakasabit sa isang malaking metal hook. Kung pamilyar kayo sa itsura ng mga baboy sa palengke kapag nakasabit sila, ganoon na nakikita namin ni George noong mga oras na iyon. Nalalaglag pa sa mga nabubulok nitong laman ang mga buhay na uod. Dahan-dahan kaming napaatras ni George dahil sa takot. Nang biglang, anong nangyayari dito? Wika ni Tatay Pedring na nasa likod lang pala namin. Nakauwi na pala ito at hindi man lang namin siya naramdaman pumasok dahil sa pagkagulat namin sa mga nakita. Lumingon ng matanda sa may lamesa at nakita naming napakunot ito ng noo. Ilang sandali pa ay napalingon naman ito sa lihim na kwarto na nakatago sa likod ng pader. Marahan itong lumapit doon na tila ba tinitignang maigi kung ano ang laman sa loob ng lihim na kwarto. Anong kaguluhan ito? Bakit hindi niyo ako sinasagot? Huwag ka na magmaang-maangan, Patatay Pedring. Lumayo ka sa amin. Halimaw ka. Mamamatay tao. Anong pinagsasabi niyo mga bata kayo? Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pintuan at biglang pumasok si Kuya JR. Nang makita namin siya, ay mabilis kaming tumakbo papalapit kay Kuya. Kuya! Kuya! Bakit? Anong nangyayari? Biglang napatigil sa pagkasalita si Kuya JR nang makita rin niya ang nabubulok na karne ng tao sa may lamesa. Gayon din ang nakabukas na kwarto kung nasaan ang mga bangkay. Napabuntong hininga na lamang ito sa nakita at napahawak sa kanyang noo. Kuya, aswang si Tatay Pedring. Pinataka namin ng kalamansi ni JR yung mga ulam. Pagkatapos, alam niyo ba ang nangyari? Yung adobo, naging karne ng tao. Tara na kuya, umalis na tayo dito. Ay, nako. Ano ba ang sabi ko sa inyo? Di ba ang kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag niyong bubuksan o papakialaman ang likod ng painting na yan? At sino ang nagturo sa inyo
napatakan ng kalamansi ang ulam. Bakit ba kasi ang titigas ng ulo ng mga trabahador dito? Kuya, anong ibig mong sabihin? Hoy JR, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga bangkay ng tao dito sa loob? At kailan pa nagkaroon ng kwarto dito? Ikaw ba may kagawa nito? Tatay Pedring, ginawa ko lang yan sa mga taong walang utang na loob sa iyo. Diba? Sila yung mga taong pinili kang iwan sa kabila ng pagtulong mo sa kanila. Pinatay ko lang sila dahil nararapat yon sa kanila. Mga taksil at walang utang na loob. Malas lang nila dahil mayroon akong lahi na kayang pumatay sa mga katulad nila. Huwag mong sabihin na... Oo, Tatay Pedring. Isa akong aswang. Bago mo pa ako maampon, ay taglay ko na ang kakayahang ito na naman ako pa sa aking mga magulang. Alam mo ba na ang lupang bahagi ng sinasaka mo ngayon ay minsang pag-aari ng mga magulang ko. Namatay sila dahil sa kasakiman mo at dahil sa nalaman mo na ang lihim ko. Pasensyahan na lang tayo dahil papatayin ko na kayong tatlo para maging pataba sa taniman mo. Ay, mali. Sa taniman ko pala, dahil pagkatapos mong mamatay, ay kukunin ko na ang lupang minsang inangkin mo sa mga magulang ko. Wala akong kinukuhang lupa sa mga magulang mo, JR. Teka, huwag mong sabihin ikaw ang anak nila Doming at Lucille. Oo, ako nga. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito para may paghiganti sila. At mukhang ngayon na ang tamang pagkakataon dahil nalaman mo na ang lahat. Sobrang bilis ng pangyayari noong mga oras na iyon, Sir Jax. Kung ilalarawan ko ang mukha at physical na pagbabago sa itsura ni Kuya JR, ay wala namang malaking transformasyon dito. Hindi katulad sa mga napapakinggan at napapanood ko sa YouTube o sa pelikula. Nagbago ng anyo si Kuya JR, biglang lumabas ang napakalagkit na langis sa kanyang katawan na siyang naging dahilan kung bakit sobrang baho nito. Tumaas ang kanyang mga buhok at nakita kong nangulubot ang balat niya sa mukha habang humaba ng ilang sentimetro ang kanyang mga kuko sa parehas ng mga daliri sa paa at kamay. Kasabay noon ay ang pag-angil nito at pagdapa sa lupa na parang isang mabangis na aso. Madali kaming tumakbo ni George sa lugar kung nasaan si Tatay Pedring dahil nakikita naming pasugod na doon si Kuya JR. George, kunin mo yung itak sa kusina. Dalian mo! Utos ko noon sa kanya. Pero nagawang makaharang agad ni Kuya JR sa daan. Tumalon ito sa pwesto kung nasaan si George at nagawa nitong paibabawa ng kaibigan ko. Sa lakas ni Kuya JR nung mga oras na iyon, ay hindi ko alam kung paano pa magagawang makasangga ni George sa sunod-sunod na kalmot nito. Mabilis naman tumakbo si Tatay Pedring papunta sa kusina. Subalit nagawa siyang mahatak sa paa ni JR. Puro dugo na ang katawan ni George noon dahil sa kalmot at tusok na ginawa sa kanya ni Kuya JR. Rico, kunin mo na ang itak. Dalian mo. Tutulungan ko si George dito. Utos sa akin ni Tatay Pedring. Kaya naman, mabilis kong sinunod ang utos niya at walang tingin na tinungo ang kusina. Nasaan na ba yung itak na yun? Bakit hindi ko makita? Leche naman, oo. Oh. Ay to, nakita ko na rin sa wakas. Madali akong tumakbo sa may sala nang makuha ko na ang itak. Pero kapalit naman noon ay ang sugatang sila Tatay Pedring at George. Parehas na may malaking tama ang mga ito sa kanilang katawan dahil marahil ng matutulis na kuko at pagagat sa kanila ng aswang na si Kuya JR. Habang abala ang aswang sa pakikipagtuos nito sa dalawa, ay mabilis kong inundayan ng taga ang aswang na nasa harap namin. Tinamaan ko ito sa may bandang balikat. Bumuo nito sa kanyang laman at isang malakas na palahaw ang pumaibabaw sa buong lugar noon. Sa pangalawang pagkakataon, natatagain ko na sana ang aswang ay nagawa na nitong makailag sa akin. Isang malakas na tulak ang ibinigay nito na siyang naging dahilan ng pagtalsik ko sa pintuan ng bahay. Sa lakas noon
ay tumilapon talaga ako sa labas ng bahay kasabay ang pagkakabitaw ko sa itak na hawak-hawak ko kanina. Halos mawalan ako ng malay dahil sa nangyari. Kaya nahirapan talaga akong makabangon noong mga oras na iyon. Pagabang akong lumalayo dahil nakikita kong papalapit na sa akin ang aswang na si Kuya JR. Tulong! Tulungan niyo kami! Kahit anong gawin mong pagsigaw, ay walang makakarinig sa'yo. Kaparehas ka lang ng mga unang trabahador na nanilbihan dito. Wala na sana akong balak na patayin kayo eh. Kaso, nahuli niyo rin ako. Kaya pasensyahan na lang tayo, Rico, ah. Tumigil sa paglalakad si Kuya JR at bigla na lamang itong tumuwad sa lupa. Nakatingin sa akin ito ng malalim at mabilis na tumakbo sa lugar kung nasaan ako na parang isang aso. Nang halos isang metro na lamang ang layo namin sa isa't isa, ay isang malakas na hampas ng itak ang tumama sa likod nito. Tumalsik pa ang dugo nito sa mukha ko habang nakatulala sa kanya. Sigaw ng sigaw noon sa sakit ang aswang na si Kuya JR. Diba ang sabi ko sa inyo, walang nakakaligtas sa patak ng kalamansi. Iho, kunin mo ang itak mo at patakan mo ng kalamansi iyon. Tingnan natin kung hindi pa natin matapos at mapatay ang halimaw na yan. Wika sa akin ng matandang babaeng minsang nakausap namin sa baryo. Kinuha ko ang pagkakataon na nanghihina si Kuya JR para kunin ang itak na nabitawan ko kanina. Pinatakan ko din ito ng kalamansi na nanggaling sa matandang babae. Akmang pasugod na rin sana ako sa aswang kaso. Nakita ko naman kung papaano pinag-uundayan ng taga ng matandang babae si Kuya JR. Walang hiya ka. Pinatay mo yung anak ko. Ito ang nararapat sa iyong halimaw ka. Galit na galit ito at nakikita ko kung papaano nito unti-unting pinapahirapan si Kuya JR. Pero nang mapagod ang matandang babae sa pagtataga, ay dito nagkaroon ng pagkakataon si Kuya JR para makatakbo papalayo sa amin. Kaya naman, hinabol ko talaga siya. At dahil sa mga sugat na kanyang natamo, ay hindi na siya ganoon kabilis kung tumakbo. Naghabulan kami sa gitna ng malawak na palayan. Hinawakan ko ng maigi ang itak na hawak-hawak ko at walang pagkadalawang isip na inihagis ito sa tumatakbong aswang. Swerteng tinamaan ko ito sa kanyang likuran. Natantya ko ay tumagos sa kanyang sikmura. Pero sadya atang matibay si Kuya JR dahil nagawa pa niyang tanggalin ang pagkakatusok ng itak at inihagis ito sa hindi kalayuan. Nagawa nitong makatakas sa akin at wala akong kaide-ideya kung saan na ito napunta. Bigla na lamang kasi ito naglaho sa kadiliman. Ilang buhay ba mayroon ng isang aswang? Sa dami ng saksak at sugat na meron siya, ay nagawa pa rin niyang makatakbo. Wala na akong balak na sundan pa siya. Dahil iniisip ko noon ang kalagayan nila George, Tatay Pedring, at ng matandang babae. Kaya naisipan kong balikan sila. Buti na lamang at hindi ganoon kalala ang mga sugat na kanilang natamo. Naabutan ko silang magkakasama sa labas ng bahay. Duguan at nakatingin sa lugar kung saan naglaho ang aswang na itinuring na naming pamilya. Sa tagal ng panahon na nainilbihan sa akin si JR, hindi ko man lang naisip at nahalatang isa siyang aswang. Pasensya na kayo mga iho, Rico, George, dahil nadamay pa kayo. Siya pala ang dahilan sa pagkawala ng mga trabahador ko dito. Masyado ako nagtiwala sa kabutihan niya at hindi ko nakita ang masamang intensyon niya. Pasensya na talaga kayo ha. Ano ka ba Tatay Pedring? Wala yun, walang kaso sa amin yun. Ang mahalaga, ligtas tayo ngayon. Pero ang pinagtataka ko, bakit kaya ganun ano? Hindi man lang natin naamoy ang mga bangkay dito sa loob ng bahay. Kung tutusin, dapat maamoy natin yan dahil sa sobrang baho. Dahil iyan sa sabulag na ginawa ng aswang na iyon. Gumawa siya ng orasyon para maitago ang amoy na nabubulok na bangkay at para malinlang niya kayo.
sa pamamagitan ng sabulag na orasyon ay nagagawa niyang mukhang karni ng baboy ang mga karni ng tao. Ibig niyo bang sabihin na ang kinakain namin dito noon pa ay karni ng tao? Oo, karni ng tao ang kinakain ninyo. Mabuti na lamang talaga at hindi niya kayo nianggaw. Dahil kung nagkataon, sigurado akong aswang na rin kayo ngayon. Ay, buti naman. Noy, may tanong ako sa inyo. Mabubuhay pa kaya siya? Hindi na, iho. Sa dami ng saksak ng itak na tamo niya, dinagdagan pa ng patak ng kalamansi. Ay duda ko kung aabutin pa siya ng bukas. Mamamatay siya at kakainin siya ng lupa. Magiging pataba din siya katulad ng ginawa niya sa anak ko at sa lahat ng nawawalang trabahador dito. Nalaman namin kay Tatay Pedring na kilalang may lahi ng aswang ang mga magulang ni Kuya JR. Pero hindi siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito, kundi ang mga unang bumili ng lupa na siyang nagbenta kay Tatay Pedring. Ayon pa dito, namatay daw ang mga magulang ni Kuya JR noon sa kabundukan na wala nakakaalam kung sino ang may dahilan. Kasabay noon ay ang biglang pagkawala ng anak nilang si Kuya JR. Biglang may umangkin sa lupang na iwan ng mga magulang ni Kuya JR noon. Pero hindi naging maganda ang resulta ng pagtanim ng mga sumunod na may-ari ng lupa. Kaya ibinenta nila ito kay Tatay Pedring. Walang kaide-ideya si Tatay Pedring na sa isang maling akala ay aabot sa ganoon ang lahat. Tatay Pedring, akala talaga namin ikaw yung aswang eh. Kasi noong nakaraang gabi, nakita namin na meron kang inilibing na bangkay doon sa may gitna ng taniman. Oo nga, Tatay Pedring. Kaya pasensya na rin ha, kasi ikaw ang pinagbintangan namin. Ah, yun ba kamo? Ano ba kayo? Hindi iyon bangkay ng tao. Pambihira kayo. Yung ibinaon na sako ni Tatay Pedring sa gitna ng taniman ay isang sako pala ng pataba at hindi bangkay ng tao. Sa mga lumipas na araw ay magkakasama kaming apat sa bahay ni Tatay Pedring. Kasama na namin doon ang matandang babae na itago na lang po natin sa pangalang Nanay Ana. Yung mga bangkay na nakita namin sa lihim na kwarto ay inilibing namin malayo sa aming taniman. Wala nang ulo ang mga ito at nabubulok na, kaya imposibleng makilala pa ito ng mga kaanak nila. Hindi namin alam kung nakaligtas ba si Kuya JR o patay na ba ito. Pero isa lang ang alam naming lahat. Pinagdurusahan na nito ang kanyang kasalanan sa lupang ito. At kung mamatay man siya, ay siguradong sinusunog na ang kaluluwa niya sa impyerno. Sa ngayon po, Sir Jax, ay isa pa rin ako magsasaka. Namana at kinalakihan ko na ang pagsasaka dahil sa mga itinuro sa amin ni Tatay Pedring. Siya nga po pala. Yumaon na po si Tatay Pedring taong 2012. Buhay pa naman hanggang ngayon si George at siya ang nangangalaga sa lupang minsang naging saksi sa pagkamatay ng iilan. Ang lupang minsang naging sagana sa tanim ng gulay at palay. At ang lupang naging dahilan kung bakit at kung papaano kami nagkaroon ng isang panibagong pamilya. Kaya George, alam kong nakikinig kayo ni Nanay Ana ngayon sa kwento kong ito. Gusto ko lang sabihin na mag-iingat kayo dyan at dadalaw ako sa susunod na magkaroon ako ng pagkakataon. Muli po Sir Jax, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyong mabasa at maisabuhay ang kwento kong ito. Ako po ulit si Rico, ang nakituloy na palaboy.